kita na ikay mawiwili. So mga par, sa naging letis nga po na panayam ng MP Promotion President Chiang Gabons, prangka na sinabi nito mga idol na gusto daw nito makita ang ating pamansang hamao Manny Pacquiao na lumaban pa ng isang beses sa pro boxing bago mag-umpisa ang national election dito sa Pilipinas sa February. Meron pa naman daw mga idol panahon si Pacman para lumaban hanggang January kung talagang gugustuhin niya. Malaki pa rin talaga mga idol ang tiwala ni Chiang Gabons kay Boss Manny kahit nagpakita na ito ng Father Time sa naging exhibition fight niya kontra kay Rocky iyaan po kung saan naglaho ng bilis ng mga paa at kamao ni Pacman. Sa katunayan nito mga idol, tiyanta ni Gabons, kumpiyansa ito na kaya pa makipagkumpit ni Pacman hanggang sa 50 anyos pa ang edad nito dahil andyan pa din talaga ang kanyang bagsik bilang legend. Dagdag pa ni Gabons, kung sakaling mapagdesisyonan daw ni Manny Pacquiao na lumaban pa, e garantisado daw mga idol na mapapalaban kaagad ito sa isang world title fight dahil andyan pa naman daw mga idol sa table ang offer sa bakbakan kontra sa WBC welterweight champion Mario Barrios. Kapag nangyari mga idol ang sinasabi ni Gabons na kaya pa makipaglaban ni Pacman hanggang sa kanyang 50 anyos na edad at world title fight pa ang kanilang target sa bakbakan, malaki talaga ang chance mga boss na magkakaroon ng pagkakataon si Pacman na masungkit at mabasag ang record bilang pinakamatandang fighter na naging kampiyon sa kasaysayan ng boxing. Sa ngayon mga idol, wala pa nakabreak sa record ni Bernard Hopkins na hanggang 48 anyos naging world champion pa ito. Kapag naagaw ni Pacman ang ganitong record mga idol, hindi na talaga maidideny mga boss na si Pacman na talagang legit ng goat ng boxing sports. Bagamat gayon pa man mga idol, napakahirap talaga gawin ng ganitong bagay. Kailangan talaga ni Pacman na maraming professional para at least maibalik nito ng konti ang kanyang bagsik sa bakbakan. At base sa pinakita ni Mario Barrios mga idol sa kanyang huling laban kontra kay Abel Ramos, para sa atin mga idol, malaki talaga ang tsansa ni Boss Manny na manalo sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, sa nilabas nga po ng kamahal-mahalan Turkey Alalcik ang kanyang fight card sa Riyadh season na gaganapin sa February 22 sa Saudi, kung saan proud na sinabi ni Turkey Alalcik mga idol na ito daw talaga ang pinakamatinding fight card sa history ng boxing sports. Well, ibang klase naman talaga mga idol ang fight card na to. Halos main event material lahat ang maglalaban. Ang unang sasampa sa bakbakan mga idol, ang bakbakan ng dating unified champion na si Colum Smith kalaban si Joshua Buatsi. Susunod dito si Big Bang Shilly Shang kalaban si Agit Kabayel. Undercard naman si Virgil Ortiz Jr. kalaban si Israel Madrimov. Susunod naman ang title fight sa pagitan ni Carlos Adames kalaban naman ang prospect ng si Hamza Chiraz. Ang susunod dito mga boss, ang pagbabalik ni Shakur Stevenson kalaban naman si Floyd Schofield. Susunod dito ang IBF heavyweight title fight sa pagitan ni Daniel Dubois kalaban si Joseph Parker. At ang main event nga dito mga boss, ang rematch sa undisputed fight ni Dimitri Bivol kalaban si Arthur Beterbev. Ibang klase talaga mga idol ang fight card na to. Akalain mo undercard lamang ang mga boxing superstar kagaya ni Shakur Stevenson, Ortiz at Dubois.